morning mga kapatid kay Kristo. Ngayon po ay December 23. At ang Ebanghelyo sa araw na ito ay hango mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 57 to 66. Sa ating Ebanghelyo, napakinggan natin ang magandang regalo na dumating sa buhay ni Zacarias at Elizabeth dahil itinanganak niya ang kanilang bugtong na anak na matagal na nilang hinihingi sa Diyos. Kaya hindi po nila ito inaasahan dahil sila'y matanda na at 80 years old na. Sa simula, hindi naniniwala si Zacarias na mabubuntis pa si Isabel kasi lolo na siya. Subalit ito na nga, nangyari na, nanganak na, at dahil sa tuwa ni Zacarias, ay napaawit siya ng binibigtos. Kaya talagang mahalagang anak nila at napaka-espesyal pa dahil si Juan ay bunga o resulta ng kanilang samot dalangin sa loob ng maraming taon. Subalit in their younger years, hindi sila biniyayaan ng anak, pero noong tumanda na sila, God gave the answer. Matanda na sila ng ipagkaloob ng Diyos ang hinihingi nilang anak. Mga kapatid, gusto kong bigyan diin sa ating Ebanghelyo yung pagbigay ng pangalan ni Zacarias at Elizabeth sa kanilang anak. Sa madaling salita, Juan ang pangalan ng bata at maraming tumututol na mga kamag-anak at mga kapitbahay dahil wala naman sa kanilang pamilya o lahi ang ganyang pangalan. Ayon po kasi sa tradisyon ng Hudyo, ang anak na panganay ay dapat ipapangalan sa ama ng bata na si Zacarias. Subalit hindi sinunod ni Zacarias ang kanyang mga kamag-anak kahit maganda ang kanyang pangalan dahil ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa kanilang anak. Kaya ang naging katanungan ng mga tao sa Judea ay magiging ano kaya ang batang ito o ano kaya ang mangyayari sa batang ito. Mga kapatid, sa pagsunod ni Zacarias sa sinabi ng anghel sa kanya ay nagsasabi sa atin, una, niyakap muli ni Zacarias at Elizabeth ang kanilang pananampalataya sa Diyos na minsan ay humina dahil hindi naniwala agad si Zacarias na manganganak pa ang kanyang asawa na si Elizabeth. Kinilala nila ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa pamilya ni Zacarias. Ikalawa, itinama ni Zacarias ang kanyang kasalanan na hindi pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay ipinakita niya sa gawa sa pagbibigay ng pangalan na Juan. Maganda itong ating pagnilayan dahil tulad natin tayo rin ay nagkakamali at minsan nawawalan ng tiwala sa Diyos. At si Zacarias, dahil sa kanyang kasalanan, siya ay kinarusahan ng Diyos, siya ay ginawang pipi. Ngunit ayon sa isang author, ginawang pipi si Zacarias upang ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos ay maipapakita sa mga tao sa pamamagitan ng pagpahayag muli ni Zacarias ang kanyang pananalig sa Diyos. Kaya namangha ang mga tao nang muling nakapagsalita si Zacarias dahil sa pagsunod niya sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon ng pandemic, tayo ay talagang may hirapan kapag hindi po matibay ang ating pananalig sa Diyos. Ikatlo, ipinakita ni Zacarias ng parusang binigay sa kanya ay hindi dahil nagalit ang Diyos, kundi dahil nagkulang ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil nga siya isang pari, akala niya na alam na niya ang lahat, na mas matalino pa siya sa Diyos. Magandang pagnilayan natin ito dahil marami na rin sa mga tao na akala nila na alam nila ang lahat at kaya kaya na nilang paikutin ang kanilang buhay at hindi na nila kailangan ng Diyos sa buhay nila. Kaya sa ikawalo na simbang gabi, ipinapaalala sa atin ng problema at hirap na dinaranas natin ay tanda
ng kakulangan sa ating pananampalataya. At tayo ay tinatawag na magbalik loob sa Kanya at sana ay lagi natin siyang papurihan sa pang-araw-araw natin na pamumuhay sa pamamagitan ng pagiging huwan sa ating kapwa. Ibig sabihin ng huwan ay magiging o maging mabait at mabuti tayo sa ating kapwa. Amen.